Ito na mga madam at mga sir, umpisahan na natin. Pinamagatan ko pala itong Gold Deposit Layer, Japanese Treasure Lecture and Guide number 92, Rock and Cement. Nandito ang ginawa kong example video at illustration para masundan talaga ninyo ang mga sasabihin ko. Para rin sa mga ibang kasamahan natin na ongoing ang mga projects sa area ninyo, area nila. Ganon din sa mga ibang kasamahan natin na mga baguhan. Isang dagdag kaalaman na naman ito mga katiits. Mamaya, ipapanood ko sa inyo ang buong video na ito kung saan natigil lang sila sa 17 feet under. So balit, napakaganda ang natamaan nilang layer sa ilalim. At ang grupong ito, ito yung ginagabayan natin simula umpisa mga katiits hanggang natamaan nila ang cement layer na yan. Dahil pinatakan nila ng kalamansi, bumula, ibig sabihin, cement layer yan. Dahil ang pinag-usapan natin, layer malapit sa deposito, dito tayo sa ginawa kong example illustration. Ayan, bantayan na ninyo mga katiits ang ganitong klasing layer sa ilalim kung saan mapapansin ninyo mahahaba ang hibla na para siyang slab na pinagtabi-tabi. Pag ganito ang layer na matamaan ninyo sa ilalim, lalo na't below 7 feet under, indicator sign ito mga katiits na malapit na kayo sa deposito or nasa ilalim lang ang depositong nilagay. Dahil ang mga palatandaan na ito na tipong slab type deposit, pahaba, gawa ito ng simento. Bihira lang ako nakakita na gawa siya ng mga bato na ginawang pahaba at nilagay sa ilalim. Madalas talaga mga katiits, cement ang nilagay nila. At nandito ulit, tulad nito sa ginawa kong example illustration ulit, kung mapapansin ninyo, ang laki nito, madalas 4x4, 4x4, nag-start yan mga katits, hanggang aabot yan ng 12x12, kwadrado, 12 inch by 12 inch, at ang haba nito madalas nasa 7 feet talaga ang haba nito. Standard ito mga katiits na nakabalagbag or binanig sa ilalim. I-drawing natin, ito ang hukay ninyo sa gitna. Natamaan ninyo ang ganyang klaseng binanig na mga parang pusti. Ipalagay natin, nag-umpisa ulit ng 4x4 ang laki hanggang 12x12 or 12x12. Ibig sabihin, nandyan sa ilalim ang deposito. Subalit, ulitin ko ulit, ang binanig na ito, hindi ito nag-iisa. Marami yan mga katiits. At may haba yan na 7 feet. Standard talaga yan or 4.5 feet, pinaka mababa or maiksi. Nag-i-start yan ng 7 feet or 4.5 feet ang haba niya. Standard yan siya. So balit, meron din ganitong klase. Nagawa siya ng bato. Ang akala ng iba, para lang siyang normal. Talagang sinadya talaga yan ng mga Japanese Imperial Army. Naikating ang mga batong yan na para siyang pusti na kwadrado at binanig sa ilalim. Pwedeng ganyan ang sistema or ganito ang sistema. Sa madaling salita, nandito ang deposito sa ilalim. Pero ang illustration na ito, ginawa ko lang example para masundan ninyo ang sasabihin ko kung makatama kayo sa mga hukay ninyo. Idritso na ninyo sa ilalim mga katits dahil deposito na ang naghihintay. At ngayon, dito naman tayo sa pangalawang illustration natin dahil iba ang kahulugan nito mga katiits at iba rin yung nauna. Ayan, ito yung mga nauna, mga parihaba na parang mga kwadradong pusti
na gawa siya ng mga bato or gawa siya ng simento. Ayan, sakop yan sa nauna. Ilipat natin dito sa pangalawa. Iba ang kahulugan nito mga katiits. Tulad nito, isang halimbawa. Tanggalin muna natin. Sa paghuhukay ninyo sa ilalim, down kayo ng standard talaga ito mga katiits. 3 feet under. Natamaan ninyo na parang may binanig na malalapad na mga bato. Tulad dito sa ginawa kong example illustration. Ayan. Pero nasa ilalim na siya. Tulad nito, mapapansin natin na parang binanig, pareho-pareho, mga plat at ito. Subalit, ulitin ko ulit ang ginawa kong example illustration na ito, nasa ibabaw. Pero ang tinutukoy ko, ibalik natin, nasa ilalim kung saan natamaan ninyo. Ang kahulugan nito mga katiits, ang deposito sa ilalim, nakasintro kayo. Pero, may pero mga katiits, kung saan ninyo natamaan ang mga malalapad na parang bricks or mga nakapile na bato, lagpas man sa butas ninyo. Papunta dyan kasi malawak yan. Nakasintro na kayo kung saan ang deposito dahil binanig nga ito. Pero, wala pa sa mismong ilalim. Ibig kong sabihin, kung natamaan ninyo ito ng 3 feet under or nabuksan ninyo, wala dyan siya sa mismong ilalim kung saan hahabulin pa talaga ninyo papunta sa ilalim. At ang ganitong klaseng mga design na ginawa ng mga Japanese Imperial Army, malaliman talaga yan mga katiits at hindi bababa yan ng mga standard tayo, 60 feet under. Ayan, or mas malalim pa. Kaya ibig sabihin, pag natamaan ninyo yan, hindi porking nabuksan na ninyo, ang akala ninyo nasa ilalim lang niya konti. 3 feet under, natamaan, mga nakabanig na bato. Sulat natin. Ibig sabihin, hindi porke natamaan ninyo ang mga nakabanig na bato, 3 feet under, nandyan na ang deposito sa ilalim. Wala mga katiits, kasi nagpapahabol pa sa ilalim. Basta mga nakabanig na tulad nito. Ayan mga katiits, bantayan na nito. Malalim pa talaga pero sintro na yan na mga nakabanig na bato. Pag natamaan ninyo, 3 feet under standard, malalim pa ang hahabulin ninyo papunta sa mismong deposito. Hindi tulad nito. Mga ganitong klase, lalo na maganda ang pagkakamada, kahit ipalagay natin nasa mga 2 feet ang haba nito na nakabanig. Pero marami, kung suswertihin kayo ha, pag ganyan, naka-straight sila. At ito ang natamaan ninyo na parang stone bricks. Mga 7 feet under, ganyan ang purma na marami, sintro sa mga hukay ninyo. Diretsuhin ninyo yan mga katiits, tulad ng sinabi ko kanina. Kung suswertihin kayo, hindi na magkalayo ang deposito na naghihintay sa ilalim. Ngayon, ipapanood ko sa inyo mga katiits ang video kung saan buong video nito na natamaan nila sa ilalim ang simentong ito na nakabloke-bloke ayon sa abantero huling layer na natamaan nila dito sa ilalim. Na-stop lang sila. Ayan, yung pinakabutas nila. Sintro sa butas. 17 feet under. Pagdating sa ilalim, may naka-bloke-bloke. Hindi ko lang alam kung parihaba ba or pa-square ba. Dahil kung pa-square siya na tulad niyan, marami na nakabanig. Indicator sign ito ng deposit gold bar pile or nakapile ang gold bar na binanig. Pwedeng ganun. Pero
kung ganito ang pagkakamada niya sa simento na yun, parihaba, kaganyan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 4x4, size 4x4 na para siyang poste. Nako, hindi na magkalayo talaga mga katiits. Deposito talaga ang kasunod sa liyer na yan. At may haba itong standard 4 feet or 4 feet and a half to 7 feet na kabalagbag sa ilalim. Nandito ang video. Panoorin nyo na mga katiits. Ano siya mga making? Gurod-gurod. Tanaw na to. Kani wala man gini na mamahilag di. Tanaw na to kung sa ang level, asa tama ng level sa tubig. So yan. Mauni siya. Ang level sa tubig. Igo siya itong may box nga siminto. Gani. Diya taman yun ang tubig. Muna yung natural nga level niya sa tubig. So, laom-laom gini siya kay 17 feet naman eh. Muragikan diri si Babo, mga 1 meter naman yung level sa tubig. Laom na kayo. Di na maapa sa bumba. Na siya. Dagan kay kuan mo nang kusog na kayo, di na makaya na magbumba. Intayin mo yan ni Xabmer. Paliw, kuan lang. Tabon, balik. Itabon sa ning itom. Kami. Yan, adisir ng isa ibabaw. So, magdamig making eh, sa ingon ni Buskod Reader, stinga na to ni. Stinga na to guwad o agri. Buka niya kung dalon kay Moray, kay Kalganda. Bugat yun siya, lahira siya ka bugat aning mga making akaraan diri. Na, bugat kayo. Lahira siya aning among uban making nga na gaan raman eh. Ito ni bugat. Napaisaw. Na, dagan-dagan na niya mong nakawas. Kaya na break naman ni ngalir. Baga-baga ni siya. Mga 60 centimeter ni kabaga. O, surrender may kayo. Di na makaya ang bumba. Di na makaya ang bumba. Mag-kuan. Mita lang mag-kuan. So, mauni siya. So, ang video ni sunod, ato ipakita niya, inigbutang na mag-agri. Pag naan na si Angkol, among kwan. Huh? Mano yung pander, ang kwan? Itong bato nga, last nilang na nabanti, no? Mano yung last na nga, eh? Ikaw po, Gabi. Atong pugaan ng agri, kung sa'yo i-resulta niya. Ikat rin ito pa yun. Buha yun. Buha ba? Dire, pinin dire. Oh, buha yun, oh. Nag-react yun siya po, pero. Siminto gira siya. Sipa siya pa doon dire. No. No, buah ganyan diri yuk. No, buah-buah yuk. Buwa isa po nandero. Siminto ito siya.
Si ko nagbanti anik.